kwento mo lang paano ka napunta dito sa GMA Music kasi we all know naman na dito sa kabila. So paano ko nag-start yung pagpasok mo sa GMA Music? Okay, yung 10 days in the morning late ako actually sa biker ako sa Viva. Tapos nakita ko si Miss Michelle nung nag-wish bus ako last February for Valentine's. So tinanong niya ako, kilala ko kasi siya from before kasi I used to work in GMA before. So yung first job ko sa corporate first job ko sa GMA New Media and then nabita ako ng network din as an office before ako naging professional senior. So sila, yeah, sila Babic, sila Miss Michelle, kilala ko na sila from before. So nung nakita ko si Miss Michelle sa Wishbox, kasunod ko si si Garrett. Magkasunod kami kumanta sa Wishbox on that day. Sabi niya, sis, may recording label ka pa ba? Ay, may record label ka pa ba? Kasi kung matagal lang wala, kasi that was in 2014 eh, yung last album ko pa was 2015 with Viva. Sabi ko, wala na. Sabi niya, punta ka sa office, mag-meeting tayo, doon ka na lang sa akin. So, syempre, ako naman pa rin. Gusto ko talaga kasi as a singer, you always want to have new music eh. So, syempre, hindi naman ako nag-pumilit na iyan naman ako mag-follow up eh, ganyan. So, parang, siguro 1 week later, kinontak na ako yung Sir Kenny naman, yung producer sa GMA Music. And then, doon na, tumigili na. Ano na yung difference na nandito ko yung GMA Music compared dun sa dati ko recording label? You know what, lahat naman ng recording label, may kanya-kanya silang forte, may kanya-kanya tatak. Siyempre, sa Biker dati, 6 years yung recording ko sa Manila. So, naging kaibigan ko na rin sila. And they've been so good to me. Yung producer ko dati, si Mr. Sammy Rapag, asawa yung manager ko dati. So, naging ninong-ninong sa kasal. So, okay, wala akong problema. Wala akong anything, wala akong problema. Nag-expire talaga yung contract ko. And that time kasi, that was when I got married. And then, syempre, sunod-sunod na yan. Nagkaroon ako. First baby, second baby. So, never kung magkakinarear pa muna ulit mag-record. So, for me, sobrang timing yung pagbalik ni Miss Michelle sa buhay ko. When I met her there, sa Wish Bus again, and we connected. Parang, sobrang perfect yung time. Kasi, I just gave birth to my, well, actually, yung time na yun, mag-o-one na yung second baby ko. And, yung husband ko naman and I decided na talagang tulang yung babies namin. So, it was the perfect time to start recording again. As in recording, kasi yung singing naman, I did not stop naman yung mga doing shows and gigs yan. Even as a mom, I would do that. But yung actual recording ulit, mag-release ng single, a new song, it was the perfect time. Perfect timing this year. Thank you. Unless na magtatanong. Since you're now part of GMA Music, magiging visible ka rin ba sa mga GMA shows? Hopefully. Siyempre, siyempre gusto ko yun. Kasi, karamihan naman actually ng mga production dito sa JB. Kilala ko kasi pa rin eh. Kasi, magaling mag-alaga ang JB ng mga tao. Diba? So, nakikita ko sila pag nagpapamute ako sa mga ibang shows ngayon. Nakikita ko pa rin yung mga dati sila pa rin. Siyempre, umangat na yun sa mga ranggo. Kasi it's been so long since I resigned from the network. So, hopefully, yes, that's my wish. So, pero wala naman sa akin yun, nasa kanila yun if they want to guest me sa show and also to sing for them sa show. That would be a blessing if it happens. Meron ka pa rin ba communication with your former group? Oh yeah, oo, sila ay, sila Jure. So alam mo, yung samahan kasi namin doon, tumagal din ng 6 years din, mga ganyan. So actually, nung nakita ko si Tino isang bago, sabi niya parang 10 years yung sessionista sa Sear. Ayun. So, pero matagal na kaming wala din sa show. So, we've always been part of each other's lives. So, ninong-ninang sa mga anak ko, anak nila, ninang ako, ganyan. So, yeah, we pretty much built a very solid friendship there. And dati, akala ko pag nag-showbiz ka, parang, ay, the showbiz friends will come and go. Na-prove ako wrong kasi sila talagang lifelong friends. Kahit nahihili kami super nalas makita, may communicate na ba. Lalo na yung asawa ko, pwede yan. Na anak ni Sweetie, pwede na anak ni Jules. So, nakikita talaga ka. Now that you're a mom na, what kind of music na ngayon? When it comes to music, ano na yung parang choices mo ngayon? Yeah. Like,
Yeah, that's a good question. Kasi yung dati, syempre, I would sing covers of current pop songs. And usually, pag current pop songs yan, love songs na, you know, parang meeting someone, yung mga, ay, kung wala yung Stuart Pabebe, pero mga ganon, yung parang early love, early stages, ganyan. So, pag mga ganon yung kantahan yun, parang medyo nangyayon ako ng konti. So, parang, yun na siguro yung naging conclusion. So, I would choose songs na mas about, pwede rin yung heartbreak, kahit na masaya naman ako in love. Pero dahil pinagdaanan ko yun, nakaka-relate ako. Like, perfect yung song na binigay sa akin ng GMA Music. Kasi, it's not about love eh. It's about the struggle of a regular person in everyday life. Na parang kahit anong chapter mo sa buhay ngayon, makarelate ka man, mas estudyante ka, or maging matanda ka man, or senior citizen, okay siya. Oh yes, perfect question kasi lalabas siya today, yung official music video ng Kaunti na lang. It's directed by director Chris Librojo. It's airing on GMA Music YouTube channel this afternoon at 3 o'clock. Makakasama ka na ito? Ako lang yung kumakanta, pero ang magandang ginawa kasi ni director, pinicture niya si Norman King, yung idol na nag-graduate sa UP. So, pinicture niya yung story dun sa song. So, parang dun niya, pinood din niya. Tapos, sa gitna ng song, may short message si Norman para sa mga tao about his story, about his struggle, kung paano niya nakabot at natapos yung pag-aaral niya. And now, he's teaching now, diba? So, he's like the parang embodiment ng message ng kanta na hindi naman sa kanya lang or sa story lang niya applicable, pero I'm sure maraming makakarinig. Last question. Do you have any plans now or like a mini concert or yeah, alam mo, it's actually my 10th anniversary also this year, being a recording artist. So, I'm planning on having like a birthday celebration show slash show din in December. Ngayon, kasi super, wala pa akong solid plan. Pero, I don't want it na magarbo, I don't want it in a super big venue. I want to celebrate with close friends, family, and a few people na stuck by me. Tapos hindi naman ako like magpo-produce ng malaking-malaking show. Since acoustic naman yung tugtugan ko, very organic, very intimate, I will just pull out my friends na musicians din, yung ganun siya. So, abangan niyo yun, best time. Princess, please tell us something about your single. My single? Yeah, this single, Kaunti na lang, is an original song composed by the Wazunina. Sobra siyang galing composer, ang dami niya actually yung mga nasa leaflet na contest at nanalo na rin siya. Yun, so si Noah Zuniga, and it was arranged by Marlon Bermejo, yung arrangement na yun. And the message now of the song is, if you heard kanina, is yung first words pa lang niya parang pagparang napapagod ka na, hindi na mahabang ang yung paa na naman yung ulo. So it's a song of hope. It's a song about take your journey one day at a time. Kasi minsan parang hindi mo lang kaya bumangon. Parang wala na akong pag-asa, hindi ko naman maaabot yung pangarap. Hindi ko naman mabubuhay yung inaasam ko eh. Pero just, you know, wake up, do your thing, do your job, and show up, and eventually you will reach your goal. So yun yung message na. Dahil you're on GMA already, may mga gusto ka bang mga makakolaborate na mga GMA artists? Madami, alam mo, like, sino? Yung si Julian Sanosa, never ko pa siya na-meet in person. Pero matagal na akong tanya, as in, from years ago pa. Kasi para sa akin yung hindi makumanta, may puso siya kumanta. So, hindi maka, wala sana mamit ko muna, and then makakulang din. And of course, si Christian Bautista, yan. I got to work na kami before. Never pa kami nakapag-duet together. And, sino pa ba? Madami. Sinagalit siguro Madrid, eh, no? Pero
ako dun sa galing, ng technical na galing, yung timbre ng boses, yun yung hinahanap ko. And meron sila nun. So, may puso rin ko. Kung may gusto kang kantahan na show ng GMA with your song, saan mo gusto lumabas siya? Actually, yun nga eh. Parang okay siya maging theme song. Pero syempre, depende yan kung anong talaga sa akin. Kasi, di ba yung mga... depende sa theme kasi hindi nga siya pang love. So, sinabi ko rin sa kanila na pwede rin siya sa, sa News and Public Affairs na song. Diba? Pwede rin. Pusok din siya. Kasi it's about yun na yung struggle ng mga Pilipino, yung mga OFW. Parang, konti na lang makakauwi na. Konti na lang. Ma-reach ko na yung goal ko ng ipon. Kasi usually naman yung mga OFW natin nakikipagsakalaraan dahil kailangan kong makapagpatayo ng bahay. Kailangan kong mag-ipon ng pang-college yung mga ano. So, dun eh. Parang dun siya pasok sa mga ganun na show. Asa ma'am, kumbaga nagbago, di ba sabi kasi yung ibang pagka nanganak daw nagbabago yung voice. Ikaw ba personally, experience mo yung ganong klaseng experience? Alam mo, nagbago siya in a good way. Kasi mas, kumbaga mas naging buo yung boses ko. Yun yung pansin ko. I think yung mga nagsasabi na pangit yung effect sa boses nila is usually mga gritera. Kasi yung range mo, usually bumababa. Kapag kunwari na CS ka na, nasasarian ka or nakaka na, kasi nag-iiba yung hormones mo, iba yung nangyayari sa katawan ng babae kapag nabutis at nangalak eh. So I think it's that. Pero since ako, hindi naman ako beritera, mas kumapal yung boses ko. And actually, tumaas yung range ko for some reason. So it's a good thing, but yung motherhood changed my voice in a good way. Saka mas may puso na, I think yun na, yung nakikip ko ha, mas naiiyak ako. Kumahanta ako ngayon kasi iba na yung experience ko, mas rich. Kaya pala yung boses ni Albert na wala. Last question. Sinasabay niya yung kanta mo kanina eh. Last question ko, dahil sabi mo you still communicate with sessionistas, yes, yes. Sila Aiza. Nabalitawan naman yung say, magbubuntis si anak, mag-anak sila. Correct. Are you willing to be a ninang to... Oo naman, no question about it. Actually, sobrang binibuo kay Ice kasi isipin mo, he subjected his body to that. Nag-hormon siya eh. And diba, para kasi mag-freeze ng, mag-harvest and makapag-freeze siya ng eggs niya. He had to take hormones. So, kailangan, sabi nga niya sa amin, parang ako lang ate, yung trans man, na imbis na mag-take ng testosterone, ay nag-take ng estrogen. Baliktad. And he did that because he wanted to have a child. Diba? So, I super admire him for that. Kasi, alam mo si Ice, parang ayun niya ng mga inconvenience eh. Gusto niya relax lang, gusto niya chillax lang siya sa buhay, sa bahay. Gusto niya sa bahay lang, ay hindi malabas. Medyo may pagka-improvement yung tao niya, but actually. Pero ginawa niya yun dahil, decision nila ang mag-asawa to have a child na sa kanya. Kung nabalitaan mo yun, natuwa ka ba po?